Purihin ang Panginoon sa gabing ito. Welcome mga kapatid. Welcome po muli sa isang gabi na punong-puno ng pagpapala sa pamamagitan ng salita ng Diyos mga kapatid. Welcome po tayong lahat. Magandang gabi po. Welcome sa episode 45. Episode 45, no? Episode 45 ng Confessions, Preaching the Word, Reaching the World. Pinamagatang tiyak. Tiyak. 1 Samuel chapter 22 verse 3. Mula roon, nagtuloy sila sa Mizpa ng Moab. Sinabi niya sa hari doon, ipinapakiusap ko po na pabayaan muna ninyo rito sa Moab ang aking mga magulang hanggat hindi ko tiyak kung ano ang gagawin sa akin ng Diyos. So, nagsasalita po dito si David mga kapatid. Napaka pinagpala ng mensahe ngayong gabi mga kapatid. Kasi isipin niyo po, kahit si David na merong pangako na ipinagkaloob yung Diyos sa kanya, kahit mismo siya ay walang katiyakan sa kung anong mangyayari, no? At ganoon din tayo kung minsan, no? Tayong mga tao habang nabubuhay dito sa mundo, lagi tayong nag-aalala sa araw-araw, wala tayong katiyakan sa mga bagay na mangyayari, no? At ang magiging punot dulo pa rin ng lahat ay yung pagtitiwala natin sa Diyos. Kaya sa gabing ito mga kapatid, tignan natin kung ano ba ang nangyari matapos na itong si David ay patuloy na tumataas mula sa kamay ni Haring Saul na nais siyang patayin. Ano pa ang ginawa niya dito? Kasi lumipat na naman siya ng lugar. Kaya pansamantala, manalangin muna po tayo. Kailangan natin ng karunungan at kalaasan na magmumula sa Diyos. Hallelujah. Patuloy ka namin pinapasalamatan at pinapapurihan aming Diyos na buhay sa gabing ito. Maraming salamat sa kalaasan, karunungan na binibigyan sa amin, Panginoon, sa araw-araw. Maraming salamat sa pagpatnubay sa amin. Lord, sa gabing ito, bigyan niyo po kami ng strength and wisdom na kailangan namin sa pag-unawa, pagpapalaganap at pagpapahayag ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon. Tunay nga na sa inyo namin binabalik lahat ng pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Magandang gabi po mga kapatid, at kung mapanood nyo man po ito na hindi live, good morning and good evening sa iyo kapatid. Balik tanaw po tayo sa nangyari kagabi. So nangyari kagabi sa 1 Samuel chapter 21, hindi ka panipaniwala yung ginawa ni David doon, dahil nung natunugan, nung nakilala siya ng mga tao, ng mga tauhan ni Haring Akis doon, no? Sa isang lugar na napuntahan niya, napag-isipan niya na magpanggap na isang baliw at nagsulat siya sa mga pintuan ng bayan, siya sa mga pader, and then hinayaan niyang tumulo yung kanyang laway, no? So, kaya ngayon title lang is pag-isipan, no, kagabi, na kung minsan, yung Diyos, siya pa rin ang bahalang magbigay ng karunungan sa atin sa lahat ng anumang bagay na ginagawa natin ng desisyon sa araw-araw. Kasi mga kapatid, mahirap pagka nakapag-desisyon na tayo kapag nasabi na natin yung gusto nating sabihin, pag nakapili na tayo, kapag naagawaan na ng choice, ng desisyon, napili mo na ito, minsan ang hirap ng bawiin, no, mga kapatid. At lalo na kapag yung buhay natin ay nasa abalag ng alanganin, no, nasa bingit ng kamatayan katulad ni David ng mga panahon na yun. At puro yun ang Diyos, kasi mismo yung Diyos yun ang nagbigay ng karunungan sa kanya para maisip niya yung ganung bagay. Although parang nakakatawa o sa dami-dami ng pwedeng isipin na paraan bakit yun yung naisip niya. Pero isa lang sigurado, nakaligtas siya mula sa tiyak na kapahamaan. Kaya dito sa verse, sa chapter 22 mga kapatid, tuloy-tuloy po tayo. 1 Samuel chapter 22 mga kapatid, ang pagtaas ni David sa Adulam. Ngayon, si David nung panahon na yun, galing siya sa Gat, no, dun yung lugar na yun. And mula sa Gat, tumaas si David at nagtago sa kuweba ng Adulam. So, typical sa mga taong tumataas ang nagtatago. So, kapag meron tayong tinatakasan na anumang panganib, isang magandang paraan ay tayo ay magtago. At yun din ang ginawa ni David nung panahon na to. Take note mga kapatid, si David po ay walang kasalanan nung panahon na to. Sadyang gusto lang talaga siyang mapaslang ni Haring Saul, dahil ang gusto ni Haring Saul na sumunod na hari ng Israel ay walang iba kundi yung anak niya na si Jonathan. At kahit si Haring Saul, alam niya na wala na sa kanya yung espiritu ng Diyos, kundi nandun na
kay David. Kahit si Haring Saul alam niya na, kaya kinaabahan siya. Kumbaga ito yung biggest threat niya, si David. Kaya gustong-gusto niyang mapatay. So si David, normal lang naman na tumakas siya. Ngayon, isipin niyo po ito, no? Nung nagtago sa kuweba si David, nabalitaan ito ng kanyang mga kapatid, no? So take note sa naunang mga verses natin, 1 Samuel 17. Doon pinakita yung mga kapatid niya, di ba? So nabalitan ito ng kanyang mga kapatid at ng kanyang buong pamilya. So hindi lang yung mga kapatid ni David ang nakaalam, pati yung buong pamilya niya. So anong ginawa nila doon? Kaya silang lahat ay nagpunta roon at sumama sa kanya, no? So isipin nyo, damayan, di ba? Damayan ang nangyari mga kapatid. Nung nalaman nila, kasi bakit nila kailangan gawin yun? Imagine, hinahabol ng kamatayan si David nung panahon na yun, mga kapatid. At nung nalaman yun, nung mismo nung kanyang pamilya, tumiran sila, dun din sila pumunta sa kuweba kasama ng pamilya at sinamahan siya. Ngayon mga kapatid, ito yung pinaka-iconic sa lahat ng so far sa nabasa natin dito sa 1 Samuel, no? Kasi, nung sumama yung pamilya ni David sa kanya sa kuweba, sa verse 2 sabi, sumama rin sa kanya ang mga una inaapi, no? Yung mga taong inaapi. Pati ang mga nakalubog sa utang, no? Sinamahan nila si David. At ang mga hindi nasisiyahan sa kanilang pamumuhay. So isipin niyo mga kapatid, tatlong klase ng tao, no? Tatlong klase ng tao yung nabanggit dito na sumama kay David nung siya ay pumunta sa kuweba dahil nandun din mga pamilya niya. Ngayon, anong kahulugan nun mga kapatid, no? No? Anong meron sa mga tao na to at bakit sila sumama kay David? Ulitin po natin, no? Sumama rin sa kanya ang mga una inaapi, no? Yung mga taong inaapi sa lipunan, no? Kapatid, sa buong buhay mo ba dumating sa punto ng buhay mo na may mga taong nang-api sa'yo? Oo, tayo lagi nang-api. Hindi naman. Ako, madaming mga taon, lalo nung bata ako na marami nang-api sa akin. Pero, free ng Diyos. Buhay pa rin ako. Buhay pa rin tayo mga kapatid. Tayo iniingatan ng Diyos. No? At tinuruan tayo ng Diyos na kung may mga nangaapi man sa atin, huwag na natin silang tularan. So, ipalit, suklian pa rin natin yon, palitan pa rin natin ng kabutihan yon mga kapatid. Pero, nung panahon na si David ay tumakas kay Haring Saul, siya ay tumira muna sa isang kuweba at pumunta yung mga magulang, yung pamilya niya doon. Ngayon, sinamahan din siya ng una, inaapi, yung mga inaapi. No? And then, pangalawa, yung mga nakalubog sa utang. O, confession ko mga kapatid, isa sa pinaka hindi ko nai-imagine ang sarili ko ay yung ako ay malubog sa utang, no? So siguro mabuti na sa akin na maghirap ako, huwag lang ako magkakaroon ng sobrang laking utang sa mga tao, no? Yan. Hello Ma'am Nina, magandang gabi po sa inyo. Yan. Amen, sabi ni Ma'am Nina. No mga kapatid, okay na siguro sa akin yun. Okay na sa akin yun. Yung kahit na maghirap ako, wag lang ako magkaroon ng malaking utang talaga sa mga tao. Kasi nakaka-down yun kung tutuusin mga kapatid. Pero nakikita natin sa panahon ngayon, parang kung sino yung mga nangutang, sila pa yung malakas yung loob, di ba? So, kasi ito yung mga klase ng tao na sumama kay David nung panahon na yun. Parang nakiramay sa kanya. Yung mga inaapi, yung mga nakalubog sa utang, at tignan nyo itong pangatlo mga kapatid, no? Mga hindi nasisihan sa kanilang pamumuhay. Mga kapatid, sa panahon ngayon, nasisihan pa po ba tayo sa ating pamumuhay, no? Alam nyo po, ito kasi ang katotohanan, hindi sa panahon ngayon, hindi salapi, no? Hindi nasalapi ang nagpapasiya sa tao, no? Kaya yon, mapapasaya tayo ng salapi, ng kayamanan, pero hindi siya nagtatagal mga kapatid. Sa dulo ng araw, makikita pa rin natin na iba pa rin yung halaga ng pamilya, kasama natin mga magulang natin, mga kapatid natin, mga anak natin.
iba pa rin yun, mga kapatid, yung togetherness na tinatawag, yung maasama mo yung mga taong mahal mo sa buhay, iba pa rin yun, mga kapatid. Kaya itong mga taong to, eh parang naisip nila, eh ito na lang, marahil ito na lamang yung pag-asa natin, sumama tayo kay David, no? So bakit naman nila nalaman yun? Kasi nga, di ba, base doon sa inaawit ng mga kababaihan, si David ay si Saul ay nakapatay ng 1,000 at si David naman ay nakapatay ng 10,000. So ibig sabihin doon sa mula sa awit na yun, nalaman nila na ito ang pag-asa natin, tong tao na to. Kaya sumama sila, mga kapatid. So isipin niyo po yung mga taong hindi nasisihan sa kanilang pamumuhay, no? Ano ba ang kasiyahan natin, mga kapatid, no? Ikaw, kapatid, ano ba ang kasiyahan mo sa buhay na to? Ano ba ang nagsisilbing kasiyahan mo? Kasi yung mga tao na yun, noong unang panahon, yung sumama kay David, eh hindi na raw sila nasisiyahan sa kanilang pamumuhay. So ulitin po natin, tatlong klase ng tao ang sumama kay David noong mga panahon na yun sa kuweba. Una yung mga inaapi sa lipunan. Pangalawa yung mga nakalubog na sa utang. And pangatlo yung mga taong hindi na nasisiyahan sa kanilang pamumuhay, no? Diba? Maririnig mo minsan na I hate this life. Mga ano natin yan, diba? Nakakalungkot pagka yung may mga tao na ninanais na lamang nilang wakasan ang kanilang buhay, no? We pray for them. We always pray for them, mga kapatid, no? Kaya hindi tayo nagsasawa, hindi tayo tumitigil manalangin para sa kanila, no? Hindi man natin sila matulungan physically dahil sa sitwasyon ngayon, o hindi man natin sila maasama, makausap, we can always pray for them. Ngayon, nung pinagsama-sama, ang lahat ng ito ay umabot sa 400 lalaki. So, nakaipon sila ng 400, no? At siya ang ginawa nilang pinuno. So, doon, mga kapatid, nakita na natin dito. Itong 400 na kalalakihan na to, parang nagkaisa sila, tinuro si David, ikaw ang gusto namin maging pinuno. Isipin nyo, anong mga klaseng tao to, mga kapatid, no? Mga taong inaapi, mga taong lubog na sa utang, mga taong hindi nasisiyahan sa kanilang pamumuhay. Nag-ipon-ipon sila, naging 400 silang lahat. At ang pinili nilang pinuno, si David. Na kung saan si David, hindi naman siya inaapi, hindi rin siya lubog sa utang, at natitiyak ko naman na siya ay masaya sa kanyang pamumuhay. Kaya nakita nitong mga tao na to na eto, si David, ito na lamang ang pag-asa natin, no? Kasi normal lang sa ating mga tao na tumingin din sa ating kapwa-tao, no? Kaya nga sabi sa isang verse, tayong mga tao dapat bilang mga mananampalataya, we are living by faith and not by sight. Tayo ay nabubuhay ayon sa ating pananampalataya sa mga bagay na hindi nakikita. Meron tayong faith sa mga bagay na yun. Hindi sa mga bagay na nakikita nga natin pero pansamantala lang naman. Halimbawa, yung bulaklak sa parang, di ba? Ang ganda-ganda ngayon. Pero kinabukasan, nalalanta at natutuyot, di ba? So, pero kung tayo ay mamumuhay by faith, mga kapatid, kakaiba yung kagalahan na ating nararamdaman, ano man ang mangyari sa ating buhay. So, yung faith na yon, syempre, nakatuon yon sa ating Diyos na buhay. Ngayon, ang lahat ng ito ay umabot sa 400 lalaki at siya ang ginawa nilang pinuno. Sa verse 3, mga kapatid, mula roon, nagtuloy sila sa Mizpa ng Moab. So, imagine, may 400 na naglalakad, no? So, punta sila sa Moab. Sinabi niya sa hari doon. So may hari itong Moab, no? May hari. Ayan, tignan nyo, mga kapatid. Dito sa Moab, hindi siya dinakyo, hindi siya hinuli ng mga tao dito, no? So sinabi niya sa hari doon, ipinapakiusap ko po na pabayaan muna ninyo rito sa Moab ang aking mga magulang hanggat hindi ko tiyak kung ano ang gagawin sa akin ng Diyos. So mahaba yung binasa ko, mga kapatid, no? So si David, nakiusap siya, nagmakaawa siya doon sa hari ng Moab, kung maaari, dito muna po yung mga magulang ko. Kung pwede po, dito muna po sila dahil may lakad itong si David kasi, no? So, tignan nyo ito, mga kapatid. Ipinapakiusap ko po na pabayaan muna ninyo rito sa Moab ang aking mga magulang. Kasi iniingatan ni David kahit yung mga magulang niya, kasi baka mamaya gamitin itong mga magulang niya para siya ay mahuli ni Haring Saul. Ngayon, kakaiba tong sinabi ni David dito, kasi pabayaan muna ninyo rito sa Moab ang aking mga magulang hanggat hindi
ko tiyak kung ano ang gagawin sa akin ng Diyos. No, mga apatid? Kahit ako, dumating din sa point ng buhay ko yun eh, at nangyayari pa rin, no? Na kung saan, hindi natin matiyak kung ano yung gagawin ng Diyos sa buhay natin. No? Diba? Meron, may mga times, talagang down na down tayo, and then, tumatawag tayo sa palagi sa Diyos, and then, hindi natin masigurado kung may gagawin pa ba yung Diyos sa buhay natin. No? Hindi natin matiyak, mga kapatid. No? Ano pa kaya? Diba? Ano pa kaya? Yun yung maganda itanong natin sa sarili natin lagi eh. Ano pa kaya? Ano pa kaya? Diba? Sa bawat umaga, mga kapatid, no? Ang sarap gumising sa bawat umaga. And then, tatanungin natin yung sarili natin, ano pa kaya ang gagawin ng Diyos sa buhay ko? No? Yung gigising ka sa umaga tapos tanungin mo yung sarili mo, kapatid. Tanungin natin, ano pa kaya yung gagawin ng Diyos sa buhay ko ngayong araw? Bukas, no? Ano pa kaya ang gagawin ng Diyos sa buhay natin bukas? No? Kasi, kahit si David nung panahon na to, kahit siya ay binuhusan na ng langis, ibig sabihin, hinihirang na siya para maging susunod na hari ng Israel. Iba pa rin yung nangyayari. Hinahabol siya ng sibat ni Haring Saul, no? Kaya dito, pinapakiusap ko po na pabayaan muna ninyo rito sa Moab ang aking mga magulang hanggat hindi ko tiyak kung ano ang gagawin sa akin ng Diyos. Wala talagang katiyakan, mga kapatid, no? Hindi talaga natin malaman kung kailan ba natin matatamasa ang kaayusan sa buhay, ginhawa, kapayapaan, kagalakan, especially para sa mga kapatid natin na nalulungkot sa panahon ngayon, nagdadalamati, no? Nahihirapan, mga nabibigatan. Hindi kasi, yun kasi ang maganda sa plano ng Diyos eh. Hindi niya sinabi sa Bible kung kailan yung exact date na matatapos lahat ng paghihirap natin, no? So, mas maganda na rin na hindi natin alam para habang tayo nabubuhay, eh, patuloy tayong manampalataya sa Kanya. At patuloy naman siya na pagpapalain tayo, mga kapatid. Kaya, gusto kong pag-aralan talaga natin ito eh, no? Kung gaano kadakila yung plano ng Diyos na may mga bagay na hindi natin natitiyak, no? Parang ito lang yan, sa isang mababaw na paliwanag. Halimbawa, kung ikaw ay nanliligaw sa isang nagugustuhan mo, di ba? Tapos, kung alam mo na may pag-asa ka naman sa kanya or sasabihin niya na gusto ka rin niya, di ba parang walang senso, ba't ka pa nanliligaw? Parang mga ganun. So, iba pa rin talaga, mga kapatid, pag yung mga bagay na nangyayari sa paligid natin, eh, wala tayong katiyakan, no? Yung parang hindi abot ng ating kaisipan kung ano mangyayari sa araw ng bukas. Maganda yun, mga kapatid. Tama lamang po yun. Ganun kadakila ang plano ng Diyos sa mga buhay natin. Kasi, tama lang na hindi natin alam, no? Katulad ni David. Kasi siya, hanggat hindi ko tiyak kung ano ang gagawin sa akin ng Diyos. At ganoon naman, tayong lahat, hindi natin matiyak kung ano ang gagawin ng Diyos sa mga buhay natin. Kaya ang ginagawa namin, nagawa nating lahat ay patuloy ang pananampalataya, patuloy ang pananalangin, patuloy ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Sa pagkatayo na nanampalataya, naniniwala na mayroong gantimpala inilaan ang Diyos para sa lahat ng tao na tapat hanggang waas na naglilingkod at umiibig sa Kanya, mga kapatid. Purihin ng Diyos. Verse 4, ipinagkatiwala nga niya ang kanyang mga magulang sa hari ng Moab at ang mga ito ay nananatili roon habang nagtatago si David sa kuweba. Tignan niyo po ito, mga kapatid. Ito pa yung pinakamaganda dyan. Ang Moab ay kaaway ng bansang Israel, no? Kaaway ito ng bansang Israel. Pero nung panahon na to, yung Moab po yung tumulong sa sambahayan ni David, di ba? Kaya kakaiba, mga kapatid, no? Pag yung Diyos ay nakasama natin sa ating buhay, no? Yung mga bagay na parang imposible at hindi mangyayari sa ating paningin, maliit na bagay lang para sa ating Diyos na ubod ng lawak na kapangyarihan at kadakilaan, mga kapatid. Kaya
Ipinagkatiwala nga niya ang kanyang mga magulang sa hari ng Moab at ang mga ito ay nanatili roon habang nagtatago si David sa kuweba. So, kumbaga, okay na si mami at si daddy. Safe na sila dyan sa kaharian ng Moab. So, ako naman magtatago sa kuweba. Ngayon, sa verse 5, ito po yung last verse sa gabing ito, mga kapatid. Sinabi ni Propeta God, hindi G-O-D ah, G-A-D, sinabi ni Propeta God kay David, huwag kang manatili rito. Magpunta ka sa sakop ng Huda. Sumunod naman si David at siya'y nagpunta sa kagubatan ng Heret. Ano to? Pangalawang Heret. Heret, mga kapatid. So, kita natin doon, si David wala siyang katiyakan kung ano pa ang gagawin sa kanya ng Diyos. Pero nung mga sandaling yon, habang siguro yung nagmumuni-muni si David, eh biglang may propeta na nagsabi sa kanya na, umalis ka dyan sa lugar na yan. Umalis ka dyan. At nakikita natin mga kapatid, tunay yun, tunay. Wala tayong katiyakan sa anumang gagawin ng Diyos sa buhay natin. Pero uminsan, hindi kailangang manatili lamang tayo kung nasaan tayo. Kasi, ano malay natin kung yung plano ng Diyos ay nasa ibang lugar pala at pinapapunta niya tayo doon, di ba? So, hindi natin magagawa. Hindi natin masasalo, hindi natin matatanggap yung pagpapala, di ba? Hindi naman tayo pagpapalain ng Diyos kung nasa kinauupuan lamang tayo, mga apatid, di ba? Nais ng Diyos na kumilos tayo, di ba? Kumilos. Kaya ng mga panahon na to, naisip ni David, normal lang naman yung naisip ni David na ano, kasi may panganib, so magtago siya sa may kuweba. Oh, wala lang panganib doon, di ba? Pero, bibigyan tayo ng panahon para magpahinga, para magtago sa kuweba, pero isang katiyaan dito mga kapatid is, hindi tayo habang buhay nandun sa kuweba, mga kapatid, no? Lalabas din tayo, no? At doon, magkakaroon ng katiyaan, magiging tiyak ang gagawin ng Diyos sa buhay natin. Kasi, kung si David ay nag-stay lang dun sa kuweba, anong gagawin ng Diyos sa kanya doon, sa kuweba? Wala namang kayamanan doon, o wala namang kaharian, o wala namang tagumpay na maakamit kung ikaw ay nasa loob lamang ng kuweba. So, yung tagumpay ay nandoon sa labas. Kaya sabi nung propeta na si God ay, malis ka dito. Punta ka doon sa bahagi, sakop ng Huda. No? At nagsimula na siyang maglaad-laad, mga kapatid. Kaya tayo sa buhay natin, hindi talaga natin matitiyak kung ano yung gagawin ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Kung kapwa-tao nga, hindi eh, di ba? Lalo pa naman sa Diyos. Walang katiyakan, hindi natin matitiyak kung ano gagawin sa atin ng Diyos. Pero ang sigurado dito, mga kapatid, is kung nais natin na may gawin yung Diyos sa buhay natin, huwag tayong mag-stay doon sa kuweba, mga kapatid. Huwag tayong manatili doon sa kuweba. So, dahil yung tagumpay ay nandun sa labas. Hindi tayo magkakamit ng tagumpay kung nandun lang tayo sa kuweba, no? At nung panahon na to, mga apatid, eh, unti-unti, lumalapit na yung tagumpay na matatamasan ni David upang siya itanghalin bilang hari ng Israel. At ganun din tayo, mga apatid. Hayaan natin na maghari patuloy yung Diyos sa buhay natin nang sa gayon ay patuloy at maging tiyak yung tagumpay natin sa araw-araw. Hallelujah. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, yan po ang ating episode 45 ng ating SL Confessions, Preaching the Word, Reaching the World. Episode 45, tiyak. Tiyak, no? Kaya sa gabing ito, mga kapatid, patuloy tayong mag-pray, patuloy tayong manalangin sa ating mga kapatid. Alam niyo po, isa akong naiisip lagi, no? Habang tayo ay nagla-live dito. Habang ako ay nagla-live, nakaupo dito, nagbabahagi ng salita ng Diyos para sa lahat ng mapapadaan or kasama nating nanonood. Habang ako ay nakaupo, nagla-live dito, may mga kapatid tayo na matindi yung depression or stress na nararamdaman or nararanasan. At kahit pilitin ko, wala akong magawa na physical na tulong para sa kanila. Pero purihin ng Diyos at maaari natin ipanalangin ng ating mga kapatid. Sa paraan na yun, mga kapatid, hindi lang natin sila natutulungan. No? Mas napapalakas pa natin ang kanilang buhay spiritual. No? And we pray
Patuloy tayo ng nalangin sa pamamagitan ng ating mga panalangin, sama-samang pananalangin, mga kapatid. Eh, yung Diyos ay maikinig sa atin at yung Diyos ay pagkakaloob lahat ng ating mga prayer and petitions, lahat ng ating mga hinihingi sa Kanya ay pagkakaloob. Tayo manalangin, mga kapatid, sa gabi ito. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. Patuloy kaming nananampalataya. Patuloy kaming nagpapakumbaba sa inyong harapan sa gabing ito. Maraming salamat, Panginoon, dahil may mga panahon sa buhay namin na hindi namin tiyak kung ano ang gagawin ninyo sa amin, Panginoon. Ano nga ba, hanggang saan nga ba ang aming buhay, Panginoon? Ano pa ba ang mga dakilang bagay na gagawin nyo sa amin, Panginoon? Ngunit, maraming salamat, Lord, dahil merong pananampalataya. At kayo ay Diyos na buhay, kayo ay Diyos na makapangyarihan, kayo ay Diyos na dakila, Panginoon, na, at kayo ay tapat sa inyong mga pangako, Panginoon, kayo hindi nagbabago kailanman, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga na kayo mismo ang nagkakaloob ng katiyaan, Panginoon, kayo nagbibigay ng comfort, kayo nagbibigay ng kapanatagan sa aming mga loob, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Sa gabing ito, we pray sa aming mga kapatid, Lord, na patuloy na nag-i-struggle, Panginoon, sa kanilang mga emotional and social aspects ng kanilang buhay, Panginoon, mental aspects ng kanilang buhay, Lord. We pray, Panginoon, na kayo mismo ang magbigay ng kapayapaan sa kanilang puso, Panginoon. Magbigay mismo ng kagalaan, Panginoon, sa kanilang mga isip, Panginoon. Sa gabing ito, we pray yung mga kapatid namin na nakakaranas ng anxiety, depression, stress, Panginoon, mga nag-overthink, kulang katiyaan, Panginoon, sa lahat ng mga nangyayari sa kanilang buhay, Panginoon. Alam namin na you hold our future, Panginoon. Kayo mismo, kayo ang Alpha at ang Omega, nandun na kayo sa simula at nandun rin kayo sa aming kinabukasan at sa mga susunod pang panahon. Maraming salamat, Lord. We pray, Panginoon, na patuloy. Bigyan nyo ng comfort, Panginoon, ng aming mga kapatid. At tunay nga na sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito, Panginoon, ay makilala nila kayo, Panginoon, at ma-realize nila kung gaano kayo kahalaga, Panginoon, sa kanilang buhay. Maraming salamat, Lord. Sa gabing ito, patuloy namin pinagpe-pray. Aming mga kapatid, Panginoon, na nakakaranas ng iba't ibang karamdaman, Panginoon, yung mga may iba't ibang illnesses, disease sa kanilang internal and external organs, Panginoon, mga naaranas ng sakit ng ulo, iba't ibang uri ng karamdaman, Panginoon, sa kanilang pangangatawan, Panginoon. Lord, we rebuke lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Walang walang puwang ang lahat ng gawa ng kaaway sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Patuloy namin pinapanalangin din ng aming mga kapatid na kasalukuyang nasa mga ospital, pagamutan, Panginoon, na mga naka-confine, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, kayo mismo provide, Panginoon, ng mga bills nila, Panginoon, na babayaran, Panginoon. Lord, hipuin niyo po ang mga puso ng mga tao na sila'y magsilbing channel of blessings para sa mga kapatid namin, Lord. And tunay nga, nasa pamamaraan nito, Panginoon, ay mas marami pa ang maglilingkod, mananampalataya, at magpapasalamat sa inyo, Panginoon. At tunay nga na maging testament, maging testimony, Panginoon, lahat ng mga taong inyong pagagalingin, Panginoon, upang ito'y may proclaim nila, Panginoon, kailang may declare kung gaano kayo kadakila sa kanilang mga buhay, Panginoon, at sila ay maging living testimony, Panginoon, ng inyong dakilang pagmamahal sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi rin ito. We pray lahat ng aming mga kapatid na nakakasama namin sa live video na ito, at ganoon din yung mga napapadaan, Panginoon. Lord, let your word, Panginoon, touch their hearts, Panginoon, yung situation nila, Panginoon. We pray na ito'y tumugma, Panginoon, sa kanilang kalagayan sa ngayon, Panginoon, yung mga kapatid namin na walang katiyaan sa lahat ng gagawin nyo para sa kanilang buhay, Panginoon. We pray, Panginoon, na maunawaan namin, Panginoon, na kayo mismo ay may inihandang magandang plano at hinandang magandang pangako para sa bawat isa sa amin, at ang kailangan namin ay manampalataya at patuloy na maglingkod at umibig sa inyo. Maraming salamat, Lord. Patuloy nyo nga pong gamitin bilang instrumento lamang ng pagpapahayag ng inyong salita. Sa habang ako'y nabubuhay, habang ako'y may hininga, Panginoon, habang mayroong mga resources, Panginoon, na inyong pinoprovide. Maraming salamat, Lord. And sa gabing ito, I pray, Panginoon, every one of us, we pray, Panginoon, na samahan nyo kami muli sa buong magdamag, ilayon nyo kami sa anumang uri ng kapahamaan, gawa ng kaaway, Panginoon, uri ng sauna, uri ng unos, Panginoon, sa buong magdamag. At tunay nga na i-renew nyo, Panginoon, ang aming kalaasan, ang strength, Panginoon, na nawala sa buong maghapon na pagkilos, pagtatrabaho, pag-aaral, at pagkahanap buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. And tunay nga,
na patuloy ninyong ibalik sa amin ang aming sigla bukas, ang kalaasan, Panginoon, upang patuloy naming salubungin, saluhin, Panginoon, at tanggapin, Panginoon, makamtan lahat ng inyong mga biyaya, pagpapala, mga plano at mga pangako nyo para sa lahat ng taong naglilingkod at umiibig sa inyo. Maraming salamat, Lord, at sa inyo namin bibinabalik lahat ng pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagsamba at pasasalamat. Tayong sa inyo lamang, aming Panginoong Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Alright. Patuloy tayong manalangin, mga kapatid, no? Huwag na huwag tayong manghinawa, huwag na huwag tayong magsawang manalangin, mga kapatid. Yan po ang lagi nating sandata, lalo't higit sa lahat ng mga nangyayari ngayon. Kalungkutan, karamdaman, kahirapan, kawalan, kapighatian, panalangin, mga kapatid. No? Kasi nakakagaan ng loob yun, mga kapatid, kapag lahat ng ating mga hinaing, lahat ng ating hinanakit, mga daing, bigyan natin sa Lord, no? Bigyan natin sa Kanya, at Siya'y lagi na ikinig sa atin, mga kapatid. Kaya pansamantala muna po, tayo mag-iwahiwalay, magsama-sama po tayo muli bukas sa episode 46 ng ating SL Confessions, Preaching the Word, Reaching the World. Pansamantala muna po tayo mag-iwahiwalay, mga kapatid, at magkita ito tayo muli bukas. This is Servant Lupet na nagsasabi na ingat nasan ka man, God bless you, and goodbye for now. Purihin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah.